good morning, good morning, good morning. Ito po, pakarap kong tiniyata, kinigilig ko ba? Good morning, good morning, good morning po. Ito po ako, hindi pa ako naglilinis ng bahay kasi medyo naghumuni-muni muna ako. Hinihintay ko po kasi anak ko. Dahil may pupuntahan po kami para para kami ay magsama ngayong araw na tong Lunes. Si Buntis. Buntis po kasi yung aking dalaga. Dalaga pa rin po ang tawag ko sa kanya. Kahit may asawa na siya at lima na anak niya. Ganun po talaga, nag-isa ko ng babae po yun. Alam niyo po ba na ako ay napakasarap na aking tulog ngayon dahil po ang mother ko, eh medyo okay-okay naman siya, kumakain na ulit. Lord, sana po, akapin mo po siya ng maigpit dahil po gusto namin maging malakas pa siya. Yung katulad po ng dati na nagluluto siya, nakakapagano po. Sa edad niya po kasi ng 90 plus, alam lang po namin na siyempre talagang dadating po yun, ganun, di ba po. Pero 90 plus na po siya. Hindi naman po yun, ano, basta yung malakas naman po siya at saka hindi siya lagi sa kanyang bed. Gusto namin yung lumabangon, lalakad ng konti, mga ganun po. Alam niyo po ba na napakahirap po talaga na may ganun, di ba po? Ang magulang mo ay may nararamdaman. Parang buong katawan mo rin ay masakit. Kaya, pero masaya na po ako dahil nakikita ko si mama ko na nakabangon na daw. Napabasa ko naman yung mga PM nila. Pero napaka, ano po pa rin, di ba po? Kailangan naman natin masaya. Hindi natin laging malungkot. Dahil wala naman po siya sa hospital, nasa bahay na po siya, di ba po? Yun po. At saka, marami ako mailan ako po akong video. Ayun, i-share lang ng aking friend. No po, na tungkol sa matsigang tao na yumaman talaga. Kaya nga tama. Ang tao, kailangan meron kang diskarte. Diskarte sa buhay at tiyaga. Talaga po. Biruin mo, isang ganun na tao biglang yaman dahil sa tiyaga niya, naglalakad nga lang siya eh. Naglalakad lang siya. Marami akong natutuhan doon sa video na yun. Marami akong natutunan. Talaga. Tama naman yung ginagawa. Na katulad ko, nanggaling din ako sa talagang hanggang ngayon napapagod din naman po ako eh. Talagang ang buhay, kailangan may tiyaga ka. Pag wala kang tiyaga, walang mangyayari sa'yo at wala kang diskarte sa buhay, wala talagang mangyayari sa'yo. Kaya kailangan lahat ng tao may tiyaga at diskarte. Hindi po natin pwedeng anuhin na wala tayong kailangan natin diskarte, dumiskarte tayo. Kung ano ba yung naisip mo, gawin mo, tignan mo kung tama ba o ano, ganun po. Kaya kailangan talaga diskarte lang. Diskartehan mo ang buhay mo. Yan, huwag mo iasa sa iba. Yan, diskartehan mo. Biruin mo yun? Biruin mo, ganun ang pinanggalingan niya. Pero, di ba? Sa diskarte, sipag. Diskarte, sipag, tiyaga. Yan eh, tatlo. Diskarte, sipag, tiyaga. Tatlo yan. Hirap. Pag hindi ka naghihirap, paano gagawin buhay mo? Ayaw mo maghirap kasi, di ba? Ayaw mo magtiyaga. Yun eh. Kaya kailangan may tiyaga ka eh. Biruin mo, diskarte talaga ang buhay, no? Bago makamit. Hindi naman yun talagang nanggaling ka talaga sa ano. Katulad na, bawa, yung tao na yun, diskartehan niya buhay niya at pinagtiyagaan niya yung hirap. Tsaka talaga inano niya yung pagsisikap. Ano po? Kaya yung mga anak niya, ang nangyari, yun ay talagang ano na. Kumbaga eh, nanggaling na sa yaman. Dahil yung pinakapinuno, siya yung naghihirap eh. And dumating yung mga anak, may mga meron na eh. Kaya ibig sabihin, yun ang mga may yaman. Diba? Galing sa yaman. Bakit? Pinagtiyagaan ng pinuno, ng pinakapuno. Ang hirap. Diba po? Ang tiyaga. Nagtiyaga, naghirap, at diniskartehan. Kaya thank you po, salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Tiyaga, hirap, diskarte ang kailangan sa ating buhay. Thank you po, salamat!